usapang thermostat tayo. Good morning mga momster. Nagbabalik na naman tayo sa ating Mumunting Channel. So usapang thermostat tayo sa makina. Yan, ito po yung thermostat. So yung makina natin is G3, Bongo 3. So kakabitan natin ng thermostat. So sa about overheating po, marami pong dahilan tayo dyan. Either yung radiator cap natin, ito po yung radiator cap dyan sa radiator. Kung sira po ito, itong rubber na ito, nilalabas yung tubig. So nagko-cause po ito ng overheat. At saka itong auxiliary fan natin o fan blade. Yan. Kung pudpud na po yan or wala nang silicone oil, mahina na po yung hangin. Nagko-cause po yan ng overheat. At saka yung fan belt natin, kapag naputol yan, nagko-cause po yan ng overheat kasi di na iikot yung water pump natin, di na nagsi-circulate. So isa po din yan sa cause ng overheating. At saka yung water pump, kapag pudpud na yung blade sa ilalim. So yan po, isa po yan sa mga overheating cause. At saka itong mga hoses natin, kapag ito'y pumutok or else naka-UPI, yan, nagko-cause po yan ng overheat. At saka yung radiator natin kapag may butas, kasi wala ng tubig eh, lalabas na yun. So tsaka iba pa, may maraming dahilan yung cause ng overheating. So usapang thermostat tayo, ito ring thermostat, isa din ito sa mga nagko-cause ng overheat. Kapag hindi na ito gumagana, hindi na nag-close at open. So ngayon, disclaimer lang din po, itong video natin based to my experience lang po. So wag niyo po akong i-babash. So marami kasi yung nagtatalo-talo nito about thermostat. So kadalasan yung mga mekaniko, tinatanggal nila ito kasi daw itong Pilipinas, mainit na raw. Kaya ito tinatanggal. At saka ito daw yung nagkukos ng overheat. Kasi daw kapag nasira, hindi na ito nagkuklose at open. So tama naman, ito hindi nagkuklose at open kung sira na. Kaya dapat pinapalitan ng bago. Pero yung sinasabi nila na ang Pilipinas mainit na daw, so di lang naman Pilipinas yung mainit, di ba? Kahit naman siguro saang lugar may init na panahon, pero di naman 24 hours yan mainit. May panahon din na malamig, tsaka yung gabi di naman yun mainit. So kung ginawa ito ng engineer na nagkukos ito ng overheat, sana itinanggal na lang ito, di na lang ito ginawa, di na lang pinag-aksayahan ng oras. Tama. So kung tatanggalin natin ito, yung iniisip natin na cause ng overheat, so bakit hindi yung cap tanggalin natin? Diba, isa naman ito, isa ito sa mga parts na nag-cause ng overheat. Or else yung pump belt tanggalin natin, or tanggalin natin yung auxiliary fan o water pump, diba? So ito may malaking kahalagahan talaga ito, kung bakit ito ginawa ng engineer at pinag-aksayahan ng oras, taon, kaya ito nilagay sa makina. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung trabaho nito. So ito guys, mga ma'am, sir, yung trabaho nito, ito yung nag-blablak sa tubig. O ang trabaho nito, kapag malamig, naka-close.
So ito yung nag-hold ng tubig para palabas at papasok ng engine. So pag malamig ito mga ma'am sir, mga kois, dito yan nakalagay, di ba? Kapag malamig yan, itong maliit na butas, dito yan papasok, dito. Sa nakasara pa yan kapag malamig pa yan tubig, kapag bagong andar. Pero pag ma-reach na yan yung init, nasa mga 80-90 degrees yung heating temperature ng makina natin, kukusang mag-o-open yan. Kasi mainit na yung tubig na nakapondo sa makina. Saan nga ba lalabas? So, itong tubig na nasa radiator, malamig pa ito kasi nasa radiator lang yan. Binubugahan ng hangin. So kapag mainit na itong tubig na nasa loob ng engine, kusang mag-open yan. Tapos yung mainit na tubig, ilalabas niya dito sa kabilang hoses niya. Ilalabas niya patungo sa radiator. Tapos yung malamig na tubig, tinutulak na naman yon papasok dito sa engine. Tapos magsasara na naman yan. Kasi malamig na yung tubig na nakapaloob sa makina. Kasi ito yung magre-reach at magsisense ng ito. Magsisense ng init ng tubig. So ito yung itong kulay dilaw. Yan yung magsisense ng init at tubig. So kung makapasok na yung malamig na tubig, masisense niya, sasara na naman yung takip na nandito. So itong thermostat mga guys, hindi talaga ito totally close. May maliit na butas ito. Kaya may singaw siyang kaunti para hindi masyado pirsado yung tubig kapag mainit. So kung tatanggalin mo ito, ang magiging problema po kapag bagong andar yung makina nyo, espalyado. Bakit? Kasi hindi niya makukuha yung tamang init ng hangin na papasok sa combustion natin. Di niya masusunog yung gasolina o diesel sa tamang combustion niya. So kapag tinanggal ito, magbibuild yan sa loob ng combustion natin ng carbon. So doon naman titirahin yan sa mga EGR natin. Yun, dyan papalyar na naman yan makina natin, tsaka uusok, mag-uusok. So ito yung mga kadahilanan kung bakit napaka-importante sa atin sa makina itong thermostat. Ito lang po yung kaunting kaalaman na isi-share ko ngayon, usapang thermostat. Sana mayroon kayong matutunan sa Mumunting channel natin. So don't forget to like, share our YouTube channel, Buhay Junel Vlogs. Thank you. Bye-bye.